there begins divine wisdom. Kung saan tayo'y tapos na, ang Diyos ay makapagsisimula pa. At ito po ay buong linaw doon sa narinig natin sa sulat sa mga Hebreo. Sapagkat mayroong ipinangako, hindi lang yung lupa mamanahin ni Abraham. Ano yung ikalawa na bahagi na, ayun, tinanggal din eh. Yung mga tinatanggal eh, yun ang hanapin ninyo. Sapagkat madalas ay yun yung napakasarap na lutuin. Yung mga pinirasong, mga tinapyas-tapyas. Ano yung tinanggal sa second reading? The letter sa mga sa letter to the Hebrews the other Sunday, iyon yung nasabihin, and God promised to give them to make Abraham the father of many people. At doon ay mayroong sinabi na ang tinutukoy itong ating paksang beatitude. They who are almost dead, patay na. Sino ang patay na? Si Abraham. Bakit? Meron ba siya erectile dysfunction? Sa katandaan niya, wala nang makaasa na siya magkakaanak pa. Sapagat sa kanya, pundido na, palyado na, wala nang umaanda. Yun ang ibig sabihin, patay na. Halos patay na. At hindi lamang si Abraham, kung hindi si Sarah na 2 scores, matanda na kamukha ni Abraham, almost dead. Iyon yung salita eh, almost dead. Silang almost dead. Si Sarah ay meron pa, bata pa lamang, kilala na na lahat na baong. Sapagkat matagal na silang magkasama ni Abraham eh. Nasira na yung reputasyon ni Abraham nung bata pa sila. Bakit wala? Ayun, bakit wala? Ay ngayon, pareho naman tumanda. Siya na nung bata pa'y walang nailuwal. Ngayon pa kaya sa katandaan nilang dalawa, pareho. Ayun ang sitwasyon. At ang pangako sa kanila ay almost unbelievable. I'll give you children, numerous as the stars in the sky and the grains of sand on the seashore. Yan yun eh. Ngayon, bakit yun ipinagdiinan? The great impossibility. Yun po'y sinadya. Kaya, yun ay hindi pwedeng i-dismiss. Itong tradition na ito ay so ancient, and this has been reworked by the author of the letter to the Hebrews. At ito'y binigyan na ng tinawag nating theological hermeneutics. Upang sa atin ay pagdiinan, in the light of the incarnation of the Son of God, how can that happen, that God be born human? How can a young woman by the name of Mary be the mother of God? When we see impossibility, ayon, doon ang galing yun eh. There is nothing impossible with God. Doon iyon ang galing sa salaysay ni Abraham. At iyon nga po ang punto ng verse beatitude na ang tinutukoy dito yung sa mata ng madla ay patay na. Katumbas ay patay. Eh wala naman silang gana. Wala naman silang puwersa. What? They don't make any difference. Yun. Expendable. Nariyan sila, wala sila preho. Almost as good as dead. At ito, yung promise kay Abraham na magkaroon sila ng ganoong karaming anak, ito'y equivalent doon sa promise ng first beatitude. Happiness. Happiness with God. Complete happiness. Yun po yun. At ito, yung beatitude nito, yung salitang, by the way, yung salitang Latin, beatitudo. Alam niyo ang salitang ugat ay beatus. Happy one. Beatitudo, ibig sabihin, the completeness of happiness.
Saan ito maaaring kunin sa kanino mang tao o sa anumang bagay? Isa lamang ang meron ng beatitudo at ito'y the infinite. Kaya ito'y pwede lang sa kanyang manggaling. Anyway, kanino ngayon ito binibigay? At iyon yung narinig natin kanina. That unless you become like little children. Ano yun? Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, ang isang musmos, siya yung katumbas nung you do not count. Ayun, you are powerless. Bakit? Ang isang bata ay meanless. Meron ba siyang pera niya? Wala. Meron ba siyang nalalaman? Naku, importante yun sa Judaism. That you know the law. And therefore, that you can speak of your merits. Na ikaw ay nagtatiting, na ikaw ay merong ganito o ganoong observances to make. Ang isang batay wala noon. Wala siyang alam, wala siyang nagagawa, wala pang nagagampanan, wala siyang pag-aari, siya'y wala. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, pag hindi kayo naging parang, eh dito, ang lumilitaw ay na hindi, tulad ng sinabi natin na bumalik ka sa pagkabata, kung hindi yung katangian, yung attitude. Sapagkat ang isang bata, kaya nga dinamit, hanggat hindi kayo nagiging mababang loob. Sapagkat ang isang bata ay alam niya, hindi niya abot, hindi niya kaya, hindi niya alam. Yun ang napakaganda at bata. Pahingi po. Basta na nahihingi lang. Wala siya. Gugutom ako. Hindi ko abot. Minsan ay may tinawagan ako na ang sumagot ay isang bata. Sabi ko, nahariyan ba yung daddy mo? Wala po. Pwede ba ako magbilin? Hindi sinabi ko ano yung bili ko. Hindi pinaliwanag ko para maintindihan. Sa katapusan, ang sagot ng bata, hindi ko po kayo naintindihan. Tapos-tapusapan. Kahit nung paliwanag ko yung bata, iyon yung bata. Hindi ko kaya, hindi ko abo. Eh yun. Iyon yung tinutukoy. It is truthfulness to one's real situation, to one's emptiness. Sapagkat ang batas dito ay ang Diyos din ay malalagyan lamang yung may puang. Kaya ano ba ang opposite ng isang bata? Ito yung isang mature adult na akala niya ay nasa kanya ng lahat. Naintindihan na niya, alam na niya kung kaya wala siyang kailangan